Ang PVL o Premier Volleyball League ay isang women's professional volleyball league sa Pilipinas na nagsimula noong 2004 bilang Chiquis V-League, isang women's collegiate league na noong 2011 nabuksan ito para sa participation ng mga corporate clubs and non-collegiate teams. Ang most recent na champion dito ay ang Creamline Cool Smashers na meron ng 3 titles, ang Adamson Lady Falcons na meron ding 3 titles. Ang pinakamaraming championships naman na naiuwi ay ang UST Golden Tigresses. Initially ay merong 12 koponan na sasabak at magko-compete para sa PVL's first season as a professional outfit. Pero bago pa magsimula ang liga sa July 17 ay nabawas na ang F2 Logistics at ang UAC Power Heaters. Kaya 10 koponan na lang ang sasabak at maglalaro para sa 57 games single round robin matches na gaganapin sa Lawag Bubble in Ilocos Norte. Sa Sabado na nga, July 17, magsisimula ang tapatan ng mga teams. Ang Cherry Tigo versus PLDT ang mauuna at 1 p.m. Ang Perlas versus Signal ang 4 p.m. at ang inaabangang Creamline versus Santa Lucia at 7 p.m. ang ating mapapanood. Sino-sino nga ba ang nasa lineup ng Creamline Cool Smashers at ng Santa Lucia Lady Realtors? Ito na ang ika-4 na taon ng Santa Lucia Lady Realtors sa ligang ito at nakapag-uwi sila ng 7th place noong All-Filipino Conference noong 2019. Ngayon ay kilalanin natin sino-sino nga ba ang bumubuo sa lineup ng Santa Lucia. Simulan natin sa middle blockers. Unang-una ay ang number 11, Mika Reyes. Middle blocker din si Glaudine Troncoso, si Margarita Tejada, si Andrea Marzan, si Amy Ahumiro at si Del Palomata. From Adamson. Ahay! Pag-alasan na Mika Reyes! Say this time and time again, Mika Reyes' hand placement is so technically sound. Kaya tingnan mo, there's nowhere to go here. Tapat, read, dukot. Sa pulling. Oo. Well done! Talon ng talon, parang yoyo eh. What an awesome head. I mean, di ba kulangan si Reyes? And again, yung recognition, Giselle in front of you, Mike Ortiz couldn't handle it. I couldn't get to the, where she's supposed to be. Easy point. Where do they go? They go to Milton, but ang ganda naman ang payo ng Mika Reyes. Yeah, Mika Reyes can breathe well. That's why when she's in front, you need to be careful how you hit that ball. Because she's a wall. Serving two. Rankin! And it's a big serve! Dalan! Ah! Rejected by Reyes! Narin naman si Aizamay Sopuntillas para sa opposite hitter. Kasama niya si Maricarne Pomoseno Baloaloa at si Marjana Phillips. Mahigit isang dekada na rin nag-uuwi ng awards si Aizamay So at ilang beses na rin siyang napasama sa national team ng koponan ng Pilipinas. Si Danielaine May de Montaño at si Bang Pineda ang dedepensa para sa koponan. Minsan na rin naging best digger sa 11th season ng Open Conference si Bang Pineda. Outside hitters naman sila Jonas Abete, kasama dyan si Jacqueline Estokia, si team captain Pamela Tricia Lastimosa at si Jovelyn Prado. Setter ng team si Ruby De Leon kasama ang dating captain na si Cheng. Head coach ng Santa Lucia si Coach Edison Orculio. Open. Valdez, what an angle! Silipin naman natin ang lineup ng defending champion at 3 kampeonato na ang naiuwi mula noong 2018, ang Creamline Cool Smashers. Ang Cool Smashers ay pinangungunahan ng kanilang team captain, the Phenom, Eliza Valdez. Ang outside hitter ng team, kasama pa dyan si Gemma Galanza, Phil Kainglet Cayetano, at Rosemary Vargas. Isa't kalahating dekada na mula nang nakuha ni Eliza Valdez ang Rookie of the Year noong 2006 UAAP Season 69. At ang pinakahuli niyang natanggap ay ang Conference Most Valuable Player noong 2019 sa Premier Volleyball League Rainforest Conference. Siya rin ay second outside spiker noong 2019 Premier Volleyball League noong same conference na iyon.
Si Gemma Galanza naman na minsan ang naging best attacker, second best outside spiker at noong 2019 Open Conference ang MVP and first best open spiker. Pero hindi pa rin nakakuha ng point. Valdez! Narompon si Caballero! Opposite hitter naman si Michelle Gumabao, si Riza Jane Mandapat at ang bagong recruit na si Tots Carlos. Si Carlos ang tinanghal na best opposite spiker noong 2019 PVL Open Conference at si Gumabao naman ay noong 2018 Rainforest Conference best opposite spiker. That was starting to swell a little bit as Gumabao responds Gumabao after the timeout, doing what she does best ever since her collegiate days as Phil Kainlet Cayetano will appear here to serve. Bagong recruit sa team ang second best middle blocker ng 2019 Premier Volleyball League Open Conference na si Jeanette Panaga. Kamakakasama niya dito ang second best middle blocker ng 2017 ng first season collegiate conference na si Risa Sato. Idagdag pa natin sa malalim na lineup ng Cool Smashers ang middle blockers na sina Celine Domingo at si Pau Soriano. Siyempre hindi mawawala sa lineup ang multi-awarded setter na finals most valuable player ng 2019 Open Conference na si Gia Morado. Backup setter din ng Cool Smashers si Kyle Angela Negrito. Swell a little bit as Gumabao responds after the timeout. At para sa depensa at digs para sa koponan ay nandiyan ang number 11 best libero ng 2019 Premier Volleyball League Open Conference si Kylie Atienza. Makakasama niya dito si Jurella Marie De Jesus. At ang coach ng Crimline ay si Coach Tai Bundit. Ngayong kilala na natin ang complete lineup ng Santa Lucia at ng Crimline, ay excited na ang lahat alamin kung sino bang first six ng bawat koponan. Excited na sa kanilang paglalaban sa July 17, 7 PM ang Santa Lucia at ang Crimline Cool Smashers. Sino kaya ang magwawagi? Abangan natin yan. Galanza de Rodersin, inangat dito para kay Valdez. Valdez, manipiso lang down the line hit. 15, that 10. Gives a 5-point advantage for the Creamline team. Let's look at that again. Yeah, she took you exactly where to put it. Challenging the smaller block. Cross-court, I mean, it's really hard to stop. But yeah, we got to give credit to the defense again. Thoughts guard is there. You said it earlier, Patrick. Now, Z, some questions here first. Siyempre, as we see, Michelle Gumabao scored the first point